Pili po tayo ng ano. Our scripture reading for today is taken from the book of Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. Even if he is old, he will not depart from it. Let's pray. Hallelujah, Lord. Hindi po Panginoon, maraming salamat. Katulad po ng huli namin inawit, Lord. Pag-isahin mo ang aming puso, Lord. Ipisin mo ng iyong pag-ibig sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa, Lord. Lord, umpisahan mo ito sa sarili naming tahanan, Lord. Amen. Sa sarili naming pamilya, Lord. Yes, Lord. Start this, Lord. Siya nga po, Panginoon. Lord, give us the courage, kami na mga ama ng tahanan, amen, to stand for Christ, O Lord. Siya nga po. Upang pangunahan ang sarili naming pamilya, sapagkat sinabi mo, hindi namin kayang pangunahan ang iyong iglesia kung hindi muna namin kayang pangunahan ang aming pamilya, Lord. Amen. Lord, give us conviction, Lord. Hindi lamang po kami, kundi ang aming mga kasama sa buhay, Panginoon. Ang aming mga asawa, Lord. Opo, Lord. Na maging katuwang namin at hindi po magiging kompleto ito, yung unity sa isang pamilya kung hindi po kasama yung kooperasyon ng aming mga anak. Lord, convict us today. Kaming lahat po, Panginoon. That's our hearts, Lord. Palambutin mo ito, Panginoon. Batuman ang aming puso, Lord. Amen. Lord, with you all things are possible, Lord. Opo, Lord. Give us the courage to stand for Christ, O Lord. This day, O Lord. Hallelujah. At sa mga susunod pang panahon, kung kami nagkulang, Panginoon, sa mga nakaraang panahon, forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Ikaw po ang siyang manguna. Let your Holy Spirit be in our midst, na siyang magturo sa amin, magkundik sa amin, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin gawin. Muli po, Ama, pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan. Itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Good morning. Gusto ko lang pong ipaalala yung mensahe ng Lord last Friday. Be transformed. Huwag po tayong manatiling uod. Diyos ang design po ng Lord sa atin ay isang napakagandang paru-paro. A beautiful butterfly. At yun po yung nais ng Lord na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging mabango, masamyong handog sa kanyang paningin. Nakatulad po na nabanggit ko sa panalangin, bilang po mga ama ng tahanan, sa atin po iniwan ng Panginoon yung tungkulin na pangunahan ng ating pamilya. Katuwang po natin yung ating mga partner sa buhay. Nang ganun din po dito sa ating iglesia. Kung tayo po ay nagdala ng kaluluwa sa iglesia ito, tayo po yung magulang, spiritual father o spiritual mother ng mga taong dinala natin. At responsibilidad po natin yon. Hindi po natatapos yung responsibilidad natin sa mga kapatid na dinala natin din dito, dun sa araw lang na dinala mo dito siya. It's a lifetime process, mga kapatid. Hanggang dun sa paglago niya, kung paano po yung ginagawa nung magsasaka dun sa kanyang pananim, hanggang dumating yung masaganang ani. Ganon din po ang palawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. A good coach trains his player by giving instruction. Giving instruction. Ayaw, pakiyan niyan, Kuya Georgie. Giving instruction, giving encouragement, teaching them to have confidence and self-discipline, sportsmanship for them to reach their goal. And what is that goal? To win the goal. Kapag po tayo sumali sa larangan, ano po yung nais natin? Babahang makamtan yung pinakamataas na award.
At ano po yung goal ng isang Kristiyano? Hindi lamang gold. Hindi lamang basta gold. To be Christ-like. Katulad po na nabanggit ko kanina, nakasalala yon sa isang mabuting coach. At tayo po sa pamilya natin, hindi lamang tayo basta coach. We are the spiritual father sa ating mga anak, sa ating asawa bilang katuwang, bilang ama, haligi ng tahanan. Malaki po yung responsibilidad na nakaatang sa atin na dapat po natin gampanan. Ikwento ko lang po sa inyo, I was once a taekwondo coach noong mga nakaraang panahon ng buhay ko. Kung wala po ako sa church, kung hindi ako napunta sa church, malamang sa taekwondo niyo ako makikilala. And I praise the Lord, si Kuya Dennis, dalawang Dennis, mga champion po namin yan. Mga champion namin yan, and I praise the Lord, hindi lamang sila sa taekwondo naging champion. Dahil minarapat din ng Lord, lahat po tayo yung nais niya, maging champion din po tayo, maging sa paninilbihan sa ating Panginoon. At anuman po yung kinalalagyan natin ngayon, hindi po natin maikukumpara yung kagalakan na nararamdaman natin. Kung anuman yung naranasan natin o nakasikatan, hindi po natin maikukumpara dun sa kagalakan na nararamdaman natin sa paninilbihan sa ating Panginoon. It is a privilege, mga kapatid. Napakasarap pong manimbihan sa ating Panginoon. Amen po ba tayong lahat doon? Amen. At kung hindi pa po natin yung nararanasan, I challenge you, stay and experience yung pagpapala ng Lord pagdating sa paninilbihan. At bilang coach, lahat gagawin mo, i-encourage mo. Kapag natalo, hindi yung wala. Hindi ka kasi nag-focus. Hindi po. Marami mga encouraging words na pwede tayong ibigay. Magaling ka naman eh. Maganda naman yung ginawa mo eh. Mas magaling lang talaga yung kalaban mo. So practice pa more. Practice pa more. Ganun din po sa buhay Kristiyano. Minsan bumabagsak tayo. Minsan nadadapa tayo. Pero responsibilidad po natin yan, mga kapatid. Be a brother's keeper sa bawat isa. Minsan dumarating doon sa point na yung dinala mo, yun yung nagiging malakas. Yung nagdala, yun yung nagiging mahina. Pero responsibilidad po natin, tayo na mga dinala, para magbigay din naman ng lakas. Pero mas mainam po kung parehas tayong malakas. At uumpisahan po natin, una, kung paano natin pangungunahan ang ating sariling pamilya. Kaya nga po, ang mensahe po ng Panginoon, pray to God's way. Pray in God's way. Ang sabi doon sa ating text, train up a child in the way he should go. And when he gets old, he will not be far from it. I-rephrase ko lang po sa Tagalog. Turuan mo ng tama ang iyong anak, hindi niya yon makakalimutan hanggang siya ay tumanda. Baliktarin po natin. Turuan mo ng mali ang iyong anak, hindi niya yon makakalimutan hanggang siya ay tumanda. Alin po ang mas magandang pakinggan? Pinag-iisipan pa ba yun, mga kapatid? Siyempre, dapat tama. Dapat tama yung ating ituturo sa ating mga anak. And how we will train? Ang una po, kanina naka-underline yun, train up a child. Pag sinabi ro kong training, you are narrowing the path of your children. Or you are instructing. Pag ibig sabihin ng narrowing, kumbaga, kapag binigay mo kasi yung kalayaan dun sa bata, ano po ang mangyayari? Kumbaga, nilalagyan mo lang siya ng
ng inyong tamang daan na dapat niyang tahakin. Pag sinabing train, you are narrowing the path yung gusto mong ipatahak sa iyong anak. Kasi kung ibibigyan mo lang siya ng kalayaan, lahat gagawin niya, everything goes. Dapat nagbibigay tayo ng restriction. Nagbibigay tayo ng instruction. Yun po yung ibig sabihin ng train or training our children. Malawak po yan, malawak yung salitang train. Kung babalikan po natin sa Hebrew language, ang ibig sabihin, chanak. Hindi po chanak, ha? Chanak. C-H-A-N-A-K. At yun po yung nakapaloob. Yung restriction, instruction, discipline, training, at marami pa pong iba. Ngayon, ang unang tanong, how we will train our child or our children? Una po, katulad po nung inawit natin kanina, train with love. Kailangan mayroong pag-ibig. Iba raw po yung lecturer, karamihan daw po lecturer eh, nawawala na yung love kapag ganun. Itong gawin mo, ito hindi mo gagawin. Madalas lecturer daw po tayo. Tandaan po natin, we are parent. Mga magulang tayo. Mga guardian tayo ng ating mga anak. Train with love. If we train with love, especially letting them know the love of the Lord, it would be easy for them to love in return. First, to love the Lord and to love us bilang mga magulang ng ating mga anak. Ang sabi nga po, kapag pag-ibig ang itinanim, pag-ibig din ang aanihin. Pag sama ng loob ang itinanim, sama din ang loob ang aanihin. Kapag pag-ibig yung itinanim natin, ang ipinamulat natin sa ating mga anak, they will love us in return. Ibigay ko lang pong ano yung aking yung nagkaiha. Kasi po, mula pa lamang siya nung maliit pa siya, dito kasi siya pinanganak, mula nung nag-one year old na siya, kasi dyan yung mga time na ano eh, napaka ano yung, ano ng bata, napaka receptive. Even though maliit pa siya, ilang buwan pa lang, yung disiplina nandun, at lagi yung pagmamahal. Love you. May naalala ba kayong kapatid pag narinig natin yan? Love you. Love. Kain. Di ba? Si Ate Annie. Yung legacy ng kapatid natin, even though hindi na natin kasama, dahil dun sa love, kung paano yung pagmamahal na ipinakita niya, yun dahil dapat yung magagaya natin. Magsisilbing aral para sa atin, para ipadama sa ating mga anak. Love. Pag-ibig. Kasi nga, pag-ibig lang po ang susi ng lahat. Na siyang mabubuklod sa ating lahat. Unsa lahat, yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin sa kapwa-tao, at kasama po doon yung ating mga anak. Katulad po na nabanggit ko kanina, kapag pagmamahal ang itinim natin sa ating mga anak, aanihin din natin yung pagmamahal sa kanila. They will love us in return. Lalo na po kung pinadama po natin sa kanila, ang una nating itinuro, yung pagmamahal ng Diyos. Yun po ang una sa lahat. Pagmamahal ng Diyos. Even po disiplina. Yung disiplina ba, matuturing ba natin na love? Right? Yung disiplina ba, pagmamahal? Sinabi po yun sa Hebrews 12, kung dinidisiplina raw po tayo, magpasalamat ka. Dahil itinuturing kang anak. Kapag hindi ka didisiplina, widow, baka hindi ka tunay na anak. Kaya kung tayo raw po'y nakakaranas ng pagdidisiplina o pagpapalo mula sa ating mga magulang, minsan, di ba po ang hirap nating intindihin yan? Anak, alam mo ba, kaya kita pinalo? Kasi love na love kita. Pinalo na tayo. Natay na nga yung sinturon eh. Love pa raw. Pero kailan po natin yung naintindihan, mga kapatid? Noong dumating sa punto na tayo na yung naging magulang.
Yung kahirap-hirap nating unawain nung araw na sinasabi ng ating mga kaya kita pinalo kasi mahal kita. Tayo naman ngayon yung nagpapaunawa sa ating mga anak. Anak, kaya kita pinalo kasi love kita. Sila naman yung tumitingin sa atin ng ganun. Pero sa pagdating ng panahon, sila na naman yung magpapaliwanag dahil darating yung panahon. Yung mga bata na yan, magkakaroon ng sarili-sariling pamilya. Cycle lang ang buhay. Ang mahalaga, ano yung itinanim natin sa puso at isipan ng ating mga anak. Training with love. Yung po yung unang paraan, paano natin iti-train yung ating mga anak. Taniman ng pag-ibig. Kaya natin dinidisiplina ang ating mga anak dahil ayaw natin na mapariwara ang kanyang buhay. Ayaw natin na pagdating ng araw, mapahamak o hindi maganda yung kahinat na ng kanilang buhay. Kaya tayo po, lahat tayo naging anak. Yung mga bata na naririto, kung kayo po ay dinidisiplina, pinapalo paminsan-minsan ng iyong mga magulang, magpasalamat. Kasi ang sabi ng Biblia, kaya ka dinidisiplina, mahal ka ng iyong magulang. Higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Dahil ngayon pong pagkakataon tayo, hindi man tayo lahat ay magulang, definitely lahat po tayo ay anak. Anak ng Diyos. Kaya sabi nga po kanina, sa prayer ng ating worship leader, lumayo man tayo. Kung sa Diyos ka, ibabalik at ibabalik ka niya sa kanyang kawan. Ganun ka po kamahal ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ganun tayo kamahal ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi lamang daw po basta natin sasabihin, we should not just tell them we love them. We must demonstrate. Dapat ipinararamdam. Hindi lang sinasabi. Hindi lang by lips. Dapat mula sa puso. Dapat araw-araw nararamdaman yon ng ating mga anak. Araw-araw. Sa mga bata, nararanasan nyo ba yung love ng ating mga magulang? Papa! Malakas, yung malakas. Parang mahina. Parang kapapalo lang kagabi, Ate Ivy. Lucas, nararamdaman mo ba ang love ng iyong mga magulang? Tulog si Lucas. Tiyo ba? Sabi nga po dun sa mga last messages natin, matitiis ng anak ang kanyang magulang, pero never na matitiis ng magulang ang kanyang anak. Opo! Amen! Amen! Ano po yung example natin doon? Yung nung binigyan si Solomon ng pagkakataong ng Lord ng tamang paghatol? Kung paano natin masasabi na totoo nga yung sinabi ng Biblia, lalo na sa mga nanay. Di po ba mayroong isang bata na pinag-aagawan? Anak ko yan! Hindi, yan ang anak ko! Sabi ni Solomon, sige, dahil kayo ay nagsasabi na anak mo ito, ikaw nagsasabi rin na anak mo ito, hatiin ang bata! Ang sabi nung isa, ay hatiin! Anong sabi nung nanay na isa? Huwag na lang po. Ibigay mo na lang po sa kanya, huwag na lamang po sasaktan ng bata. Anong sabi ni Solomon? Ibigay yung bata. Siya ang tunay na nanay. Iyo ba? Walang magulang na nais ang kanyang anak ay mapahamak. Opo. Amen. Totoo po yan. Kasi ang unang nagbigay ng magandang imahe sa atin ang ating Amang nasa langit. Siya ang nagbigay ng magandang example. Ano yung sabi ng Lord? Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal. Mahalin mo ang iyong asawa, mahalin mo ang iyong anak tulad ng binigay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Love. Sabi diyan, let us
we should not just tell them we love them, but we must demonstrate it every day. Hindi humihinto. Kung paano ang Diyos hindi huminto sa pagiging Diyos ng buhay natin, tayo rin mga kapatid. Walang resignation pagdating sa pagiging magulang sa ating mga anak. Pwede ba nating sabihin yon? Ayaw ko nang maging magulang, ang hirap. Hindi po. Pinasok mo na yan. Pinasok mo na yan. Maliban na lang yung ibang magulang talaga. Pinag-uusapan natin yung talagang magulang. Diba? Yung nanay at tatay ng ating mga anak. So train up our child with love. Una sa lahat. Kasi bakit po yun yung una? Yun po yung unang ginawa ng Diyos sa atin. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Siya muna ang unang nagmahal sa atin. Tatlo lamang po ito. Train up a child with encouragement. Kailangan mayroong encouragement. Katulad po na nabanggit ko kanina, kapag yung player mo ay natalo, huwag mong i-discourage. Ikaw kasi hindi ka nakikinig eh. May nakalaban kami no, na yung player ko 2 seconds na knockout niya yung ano, na knockout niya yung opponent. Ako naman, kasi dinala sa medic, tumugo ang ilong, pinuntahan ko yung ano, yung player sa medic kasama yung coach. Coach, okay lang ba siya? Tatanga-tanga eh. Alam ng UTP ang kalaban eh. Kasi UTP yung team namin. Kumbaga, nasaan yung encouragement? Sabi ko nang cover sa taas eh, kasi UTP yung kalaban. Kasi pag sinabi ko yung UTP, yung team namin, Universal Taekwondo of the Philippines, mga Taekwondista talaga yan. Mag-ingat ka, uuluhin ka niyan. Ang sabi nung sa player, tatanga-tanga kasi eh. Pinarinig. So ano ngayon ang matatanim dun sa isip? Sa mga anak din natin, nagkakamali ang mga yan. Kaya nga kailangan yung guidance natin eh. Nagkakamali yan. Pero wag po nating bibigyan ng discouragement. Encouragement po ang kailangan nila. Encouragement. Kaya mo yan, anak. Ilang beses ka mang bumagsak, bangon lang, anak. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Imbes daw po na discouragement, kaya saan sabi ng Bible? Ay, nawala yung aking verse. Basahin ko na lang po. Colossians 3:21, Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Para hindi sila manghina. Dapat encouragement. Ang sabi dun sa ibang translation, do not provoke. Huwag ibuyo sa paghihiganti ang ating mga anak upang hindi sila ma-discourage. A simple word. Kaya mo yan, anak. Kapag nadapa, hindi mo kasi pwedeng sabihin na ikaw kasi. Mga ganun salita, ano po? Nagamitin ko lang, aanga-anga kasi. Ano ang magiging tanim dun sa bata? Uy, tanga naman ako eh. Ito na ako eh. Ito yung laging sinasabi sa akin eh. Di po ba? Kahit naman yung mga teacher po natin, walang sinasabi. Alam nyo, mga, alam nyo class, wala namang tanga eh. Tamad meron. Di po ba? Tamad meron. Tamad lang talagang mag-aral. Unique nga tayong nilikha ng Diyos eh. May kanya-kanya tayo. Masaya na po dun sa words ha. Ginamit ko lang po. Tamad marami. Pero yung T-A-N-G ay wala. Lahat tayo ay matalino sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay unique. May kanya-kanya tayong kakayahan sa paningin ng Diyos. Huwag kang matakot, anak. Kaya mo yan. Inaano ba natin yung ating mga anak na ma-overcome yung kanilang fear? Naalala ko si Precious nung pumunta kami ng ano ba yung mall dyan? Sa City Max. Yung tindahan ng mga damit. Takot siya sa manikin.
Takot siya sa manikin. Sabi ko, anak, bakit ka natatakot sa manikin? Manikin lang yan, halika. Yung manikin, ginagano mo, kilik-kilik-kilik, kilik-kilik ko. Kaya pag sinabi mo kay Precious, kilik-kilik. Anak, naalala mo pa yung kilik-kilik? Kasi kinikiliti niya. Nandun na kami sa pintuan, na-overcome niya po. Kaya dapat, anak, ma-overcome mo yung takot mo. Hindi naman ano yan eh. Mabait nga yan. Sige, kilitiin mo lang. Nandun na kami sa pinto, Daddy, balik tayo dun kay kilik-kilik. Bumalik siya, ginaganon-ganon niya yung ano. Kaya kahit bumalik na kami dun, wala na yung takot niya. Dapat ganun din po sa atin. Minsan, nagkakaroon ng takot yung ating mga anak. Let us encourage them. Minsan, bumabagsak. Let us encourage them. Kaya mo yan, anak. Sa susunod, magagawa mo na yan. Ganun naman, lalo na po yung mga nanay. Diba? Yung minsan nga, kaya mo yan, anak, lakad lang. Sige lang, halika, come, lakad lang. Marunong na lumakad. Saan ka na naman pupunta? Nung natuto na lumakad, baliktad na, ano mo? Talaga, hindi maintindihan minsan eh, ano? Saan ka na naman pupunta? Nung natuto na lumakad, pero pagmamahal po yun ng mga magulang sa atin. Ganon tayo kamahal. Laging mayroong encouragement at yun po yung itinuturo ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Let us encourage, train our children with encouragement. Dapat yung may encourage siya, hindi yung lalo siyang nadi-discourage. Mga encouraging words ang dapat marinig sa atin. Kapag bumagsak, kaya mo yan anak, bawi lang next time. Bawi lang. Ang sabi po, do not let a single day pass without giving our children a word of encouragement. Huwag nating hayaang lumipas yung isang araw na hindi man lang natin nasabihan ng words of encouragement ang ating mga anak. Mga kapatid, ito pong Proverbs 22 verse 6. General Proverbs po ito. Hindi lamang po yung mga single natin, mga kababaihang single, baka sabihin nyo naman, eh, pareha lang yata ang mensahe nito para sa mga magulang. Hindi po. Kahit yung mga pamangkin po ninyo, pwede pong gamitin kayo ng Panginoon as their guardian. Hindi po ba? Para sa ating lahat po ito. Para sa ating lahat. Ang mensahe ng Lord po ay hindi specific sa mga magulang lamang. Kung ikaw po ay teacher, nagtuturo ka sa Bible study sa mga bata, kasama ka doon sa kinakausap ng Lord to train them in the way they should go. In the way they should go. Kung tayo po isa sa naatasan misa, magturo sa mga Bible studies, kasama po tayo, ikaw ay naatasan na mag-exhort sa mga prayer meeting, kasama ka doon sa kinakausap ng Lord. Because you are giving a proper training para doon sa inyong mga kinuturuan, sa ating mga kinakausap. Kaya kasama po tayo sa kinakausap ng Lord. Do not let a single day pass without giving our children a word of encouragement. Tandaan po natin, huwag na huwag nating kalilimutan na lumipas yung isang araw na hindi natin mabigyan ng word of encouragement ng ating mga anak. Ano pa raw po? Train with patience. Kaya sabi ko nga po kanina, walang resignation sa pagiging magulang. Deuteronomy 6 verse 7, you shall teach them diligently to your sons. Ano raw po yung dapat ituro? Yung mga commandments ng Panginoon. And shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Humihinto po ba yung magulang? Kahit saan eh. Ano po yung sabi dyan? You should talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Patiently. Patience. In my experience as a coach, meron po talagang player na matigas ang ulo. Hindi nakikinig sa coaching. Pag sinabi mong 45, ginagawa niyang 46. Pag ganito ang pinagagawa mo, ayaw niyang gawin. Ano yung nangyayari? Kahit bronze, wala siya. Ang aim pa naman ay gold. Dahil matigas ang ulo.
Minsan sa buhay Kristiyano ganun din. Ang dami ng pagtuturo, ang dami ng pag-aaral, nananatili pa rin nakaupo. Diba? Ano yung message last time? Nanawa, nagising na po tayong lahat doon. Yung visitor's attitude. Nakatagal-tagal na natin sa simbahan, tayo pa rin yung pinagsisilbihan. Para pa rin tayong bisita. Nung kaya nung tinanong, saan ka galing? Sa service. Hindi ka pumunta ng service. Nagpa-service ka. Kasi hindi ka naglingkod. Ikaw ang pinaglingkuran. Sabi nga po doon sa usapan namin kanina, sa Don't Watch prayer namin, marami daw po master. Dapat hindi po tayo master. Yun po ba? Servant leader. Yun po ang itinuro ng Panginoon sa atin. Pagiging servant leader. In my experience as a coach, meron talagang player na hindi sumusunod, matigas ang ulo, ganun din po sa ating mga anak. Meron talaga. At totoo naman po yun, merong black sheep, ano po? Tayo ba yun? Merong black sheep sa family? Merong black sheep sa pamilya? Pero minsan lang po yung daraan sa buhay. Kung tayo po'y Kristiyano na, hindi na tayo black sheep. Ano ba? Lingkod na tayo ng Panginoon. Ano na raw po yung pangalan natin ngayon? Meek. Ano ba? Christian. In general. Yung pong meek, baka ninyo, hindi po yung meek-meek yung gatas na ginaganap. Yung ibig sabihin po ng meek, yun yung pangalan po ng aming men's group. Men of encouragement, enthusiasm, and knowledge. Yun po yung ibig sabihin ng meek. Kaya pag narinig po yung meek, ayun po yung ibig sabihin ng meek. Pero kung titingnan pa natin anong ibig sabihin ng maamo, hindi po ba? Yun yung katulad ng pinakitang ugali ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ngayon ay medyo maila pa, maging maamo tayo sa ating Panginoon. And even sa mga Kristiyano, katulad po na nabanggit ko kanina, meron din ganon. May mga Kristiyano na hindi tumatanggap ng pagkakamali, katulad nga nung pag-usapan namin last time, last Wednesday, mayroong kapatid, kapatiran, hindi ako marunong humingi talaga ng tawad. Ako yung taong hindi humihingi ng tawad. Tapos sinasabi mo, Kristiyano ka? Kristiyano ka ba? Si ate tumatawa, may naaalala eh. Kaya nga nilambingan ko eh. Kristiyano ka ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, ilang beses daw po tayo magpapatawad? 70 times 7 or 77 times 7? Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Kung sinasabi mo na hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong humingi ng tawad, ibabalik ko lang po yung sinabi ni Paul, ni Apostle Paul. Test your faith. Test yourself whether you are in the faith or not. Kasi ang itinuro ng Lord, forgiveness. Paghingi ng tawad at pagpapatawad. Dapat daw po hindi tayo sumusuko o nagsasawa sa pagtitrain sa ating mga anak. Sapagkat ang kalaban, hindi rin po nagsasawa para ilayo sa presensya ng Diyos ang ating mga anak. Kapag po nalayo ang ating mga anak sa presensya ng Diyos, isa lang po ang magiging bunga yan. Magiging malayo din yung presensya niya sa atin bilang mga magulang. Kaya doon sa tatlo pong ating napag-usapan, train with love, train with encouragement, and train with patience. Huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Ngayon, I challenge yung mga magulang na mayroong sama ng loob sa kanilang mga anak. Let it go. Palayain niyo na po yan. Palayain niyo na po yung mga sama ng loob niyan. Kailan mo sinabi sa iyong anak,
mahal na mahal kita. Ay naku, dapat sila magsabi sa amin. Mayroon po mamaya. May kasunod. Dalawa po yan. Dalawang bagay yan. Ngayon, yung una ko pong nasabi, kung ikaw bilang magulang, ang sabi natin kanina, hindi kayang tiisin ng magulang ang kanyang anak. So, I challenge. Kina-challenge po kayo ng Panginoon, kalimutan na natin. Now, ngayon naman, kung sino po dito naman yung mga anak na mayroong inanakit sa kanyang magulang, mayroong tampo sa kanyang magulang, I challenge you din. Palayain nyo na po yan. When was the last time naniyakap mo yung iyong nanay? Yung iyong mama? When was the last time na sinabi mo, Ma, I love you? Ma, mahal na mahal kita. Kailan yon? Kailan yung huli? Or walang first, kaya walang last. I challenge you, do it now. Kung nakukunbik ang puso mo, na yakapin yung nanay mo, yakapin mo yung magulang mo, now, do it. Do it now. Ang sabi nyo sa pag-aaral last Wednesday, ang buhay ng isang tao, parang usok lang. Now you see, now you don't. Huwag mo nang hintayin na kapag wala na yung magulang mo, wala na yung anak mo, saka mo sabihin, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Do it now. I challenge you. The Lord is requesting you. Ngayon, kung tayo po, bilang magkakapatid, katulad po ng panawagan ng sa awit, kung mayroon tayong tampuhan, kung mayroon tayong pagkakamali na nagawa, do it now. Humingi ka na rin ng kapatawaran. Kasi hinihintay ng Lord yung paghingi mo ng tawad. Upang maging malaya ka sa paninilbihan. Maging bukas po tayo, mga kapatid. Yun po yung nais ng Lord. Bato man yung puso mo, with God, all things are possible. Love, yung itinuturo ng Lord sa atin. Katulad po ng sinabi ko kanina sa prayer, yung panawagan ng Lord na unity sa ating iglesia, umpisahan po natin sa sarili nating pamilya. And we, bilang haligi ng tahanan, we have the full responsibility para pangunahan ang ating pamilya. Katuwang po kayo. Dito po sa ating iglesia, mga kalalakihan, mga men and women of God, magkaisa po tayo. Magkaisa tayo doon sa pagmamahal na iniwan ng Lord para maitaguyod natin ang iglesia na pinagkatiwala niya sa amin. Kung hindi niyo po kayang gawin ngayon, let the Lord magpaliwanag ka doon sa Luchema na ito ka pumunta. Ngayon, dako tayo sa pangalawa. Saan daw po natin dapat i-train? Train in the way. In the way they should go. Ano yung way na yon? Ano yung way? Marami po akong nabasa ang mga verses. Sabi po dyan, a highway will be there. A roadway, and it will be called the highway of holiness. Highway of holiness. Doon po natin ililid or ititrain ang ating mga anak. A highway. The highway of holiness. Sa Genesis 18, verse 19. Verse 19a, for I have chosen him. Ang kausap po dito ni Yahweh ay si Abraham. So that he may command after him to keep the way of the Lord by doing righteousness
and justice. Nakikita niyo po ba? Holiness, righteousness, and justice. Holiness, righteousness, kabanalan, katwiran, at tamang paghatol. Tamang kahatulan. Yun daw po yung way na dapat na itinuturo natin sa ating mga anak. Kaya nga raw po to let them in the way. Because they have their own way. Right? Kaya we will lead them in the way because they have their own way. Ang sabi po sa Psalms 51 verse 5, "Behold, I was brought forth in iniquity, and sin my mother conceived me." Nandun pa lamang tayo sa sinapupunan. Nandun na. Taglay na natin yung kasalanan. Kasabi nga po kanina, doon sa pag-aaral kaninang umaga, taglay na natin, namana natin yung kasalanan sa ating mga ninunong, si Eva at si Lolo Adan at si Lola Eva. Kasi daw po, pag hindi natin training sa tamang, sabi ko nga po kanina, may narinig po akong isang sinabi ng aking kasama sa trabaho. Hayaan mo lang kasi bata pa naman yan. Paglaki niya, matututo rin yan. No, that's wrong. Ang sabi nga po, yung isang sanga, yung sanga ng puno, pag yun ay malaki na, hindi mo niya nakayang dalhin doon sa hubog na gusto mo. Habang bata pa, dalhin mo na siya doon sa hubog na gusto mo. Kasi pag lumaki na yan, yung sanga, makukuha mo sa tamang hubog na gusto mo, pero kailangan mong initan. Gagamit ka ng kamay na bakal, masasaktan, pero habang bata pa, ihubog mo na, hubugin mo na doon sa tamang daan na dapat niyang daanan or tamang lugar na dapat niyang kalagyan. Kasi ano raw po yung ugali ng isang bata? Sa murang edad ng isang bata, nandun na yung greed. Nandun na yung greed sa puso niya. Ang sabi ng bata, ang sa kaisipan ng bata, mine is mine, yours is mine. Right? Mine is mine, yours is mine. Sa paanong paraan? Sa laruan pa lamang. 1 year old na bata. Di ba? Kukunin niya yung nilalaro mo. Kukunin niya yon. Sa kaisipan po ng bata, sa murang edad ng bata, nandun na yung greed. Mine is mine, yours is mine. So we are responsible, mga kapatid. Sa murang edad ng bata, dapat nating turuan siya. Turuang mapagbigay, turuang maging mapagmahal. Inuulit ko po, we are responsible sa pag-train. Sa mga magiging magulang, sa mga susunod na panahon, tandaan nyo po yung aral na ibinigay ng Panginoon sa araw na ito. Train them in the way they should go. Anong ginagawa ng ibang magulang? Kapag nakita yung bata na gano'n, pag nakita yung mga bata na gano'n ang ginagawa, hindi mo kayang anak ko. Matapang yan eh. Mana sa tatay yun eh. Proud ka pa. Tinuturuan mo siya na paglaki niya, maging masama siya sa kapwa niya. And tinuturuan mo siya pagdating ng panahon, maging masama siya sa atin. Kasi ganun yung tinuturo natin. Kung ano yung itinanim, malinaw po ang ng Biblia, kung ano yung itinanim, ay siya mong aanihin. Di po ba, mayroong bata na 2 years old, ang lakas manigarilyo, eh pinaus pa sa social media, tuwan-tuwa yung magulang. Di po ba, proud na proud pa. Kaya anong sabi raw po, ang tama, ang mali sa paningin ng bata, ang tama yun? Anong term doon? Ay nagiging tama sa paningin ng bata. Kasi hindi ko kinokorek. Hindi itinatama. Kaya nga po sa murang edad, napakalinaw naman ng verse, train up a child in the way he should go, and when he get old, he will not depart from it. So we must train them. We must lead them the way God wants them to be. Kasi kung ano po yung nais natin sa kanila, yun din po yung nais ng Lord, una sa lahat. Kung ang nais natin sa ating mga anak ay mapabuti siya, definitely una sa lahat, yun po yung nais ng Lord
para sa kanila. Lead them the way God wants them to be. At ano raw po yung magiging reward natin? Ito po, responsibility and then yung promise ng Panginoon. Pinaalam sa atin yung ating responsibilidad para sa ating mga anak and later on, yung promise o yung ginhawa na ating mararamdaman kapag sinunod natin yung instruction ng Panginoon. He will not depart from it. Hindi niya yun makakalimutan. Kung ano yung aral na ibinigay mo nung, mula nung bata pa siya, yun yung babauni niya hanggang siya'y tumanda at yung ipapamana niya hanggang sa kanyang magiging mga anak. The admonition of Proverbs is that early training of the child helps us to set his path as an adult. Early training, tandaan po natin yan. Proper training and guidance will help them to stick in their later life. Tinuturuan mo siya na maging matatag. Tinuturuan mo siya ng tamang landas yung kanyang tatahakin pagdating ng panahon. Ang sabi po dyan, we cannot control them. We cannot control them. May kanya-kanya silang sariling isip. Narinig natin yung testimony ni Pastor Eric dati. At alam ko po tayo, may kanya-kanya tayo. May kanya-kanya tayong experience sa ating mga magulang. We cannot control them. Pero ano po yung sabi? But we can greatly influence them by showing them examples to imitate from us. Hindi natin kayang kontrolin. May sariling isip yung mga bata eh. But we can influence them doon sa mga nakikita sa atin. Sabi nga po, bilang magulang, hindi lamang tayo lecturer. We must be example to follow. Maging mabuting halimbawa sa ating mga anak. Hindi mo pwede sabihin sa iyong anak, anak, umuwi ka ng maaga ha. Ikaw naman na tatay, umuwi ka umaga. Nasaan yung power doon? Kapag sinabi po natin sa ating mga anak na ganito yung gawin mo anak, dapat nakikita sa atin. Anak, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Anak, umatin ka ng mga Bible studies. Anak, manalangin ka palagi. Kung hindi po nakikita sa atin, ano yung sasabihin ng bata? Ikaw nga dyan eh. Ikaw nga dyan, hindi ka rin nagpipray eh. Ikaw nga dyan, hindi ka rin dumadala ng Bible studies eh. So, nasan yung power? Bago tayo magsalita sa ating mga anak, dapat sa atin muna nakikita. Hindi lang puro ngawa, dapat maging mabuting halimbawa. Maging mabuting halimbawa sa ating mga anak. Sabi po sa Proverbs 29:17, correct your son and he will give you comfort. He will delight your soul. Naalala ko yung sinabi sa Psalms na kapag daw tinrain din natin yung ating mga anak, kahit nasa hukay na tayo, panatag ka. Panatag ka talaga pag nandun ka na. Ang ibig ko lang kung sabihin, panatag ang iyong kalooban. O kahit na malayo ka sa iyong mga anak, kung alam mo na naturuan mo siya ng tama, hindi ka mag-aalala. Kasi tinuro ko siya dun sa tamang landas na kanyang tatahakin. Mawala ka man sa mundo, alam mo na magiging maganda yung patutunguhan ng anak mo. Kasi una sa lahat, bata pa lang siya, tinuruan mo na siya. Mula pa lamang sa pagkabata niya hanggang siya'y lumaki. Tapat po ang Lord sa pangako niya. He will not depart from it. Even though may mga pangyayari, may mga nagsasabi, bakit po yung anak ni ganito, anak ng pastor? Pero napariwara rin po ang buhay. Sabi ko nga po, we cannot control our children. Pero hindi tayo magsasawa na magpakita ng mabuting halimbawa. Dahil darating yung panahon, magiging magulang yung batang yan. They will realize. At magiging responsable po sila pagdating ng panahon. Kasi maaalala niya
kung ano yung itinuro mo mula nung maliit pa siya. Parang sa atin, mga Kristiyano, ilang taon na tayo dito, maraming pag-aaral na tayong natanggap, may pagkakaon na nadadaba po tayo. Huminto ba ang Diyos sa pagmamahal niya sa atin? Huminto ba siya para tayo ibangon upang palalahanan? Hindi po siya hihinto. So yun po yung gagayahin natin. Kung Diyos hindi huminto, dapat tayo rin hindi hihinto sa pagiging magulang sa ating mga anak. Walang graduation. Kung sa Kristiyano walang graduation, Kristiyanong magulang wala rin graduation sa pagiging magulang sa ating mga anak. Kaya ngayon, yun nga pong challenge sa mga meek men of God, ulitin ko po yung tanong, do we have the courage to stand for Christ sa ating mga pamilya? Hindi lamang po sa mga magulang, kundi doon sa mga unang naging Kristiyano na nandito, unang naging Kristiyano sa ating pamilya. Do we have the courage to stand for Christ? Kapag ba pinamili ka? Mamili ka? Kami? O yung bago mong sinasaliban ngayon? Yung bago mong pinaniniwalaan ngayon? O ginabibilangan? Para kasing ibang magandang dating eh, no? O yung bago mong relihiyon ngayon, yung bago mong paniniwala ngayon? Do we have the courage to stand for Christ? Nalaman na natin yung katotohanan na ito yung tamang Diyos na ating pinalinilbihan, ipaglaban natin si Kristo. Lalo na sa ating pamilya. Ganun na lamang ba? Kapag sinabi ng may bahay mo na nasa Pilipinas, sige, dumalo ka dyan. Kalimutan mo na ako. Mga kapatid, panandalian lang yan. Stand for Christ. Hindi ahayaan ng Lord na manatili kayo sa ganon. Panghawakan po natin yung sinabi sa Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Panghawakan mo lang yung pangako ng Diyos. And a big reminder po sa akin bilang mga ama ng tahanan. Ang responsibilidad po natin bilang ama ng tahanan ay hindi po natatapos kapag nakapagpadala na po tayo sa Pilipinas. Hindi po natatapos dun. Ang responsibilidad natin bilang tatay sa ating mga pamilya, hindi natatapos na nabigyan mo siya ng kanilang pangangailangan, material na pangangailangan. No, it's not. Higit sa lahat. Kailangan din po nila yon. Hindi ko naman po sinasabi na wag na. Kailangan po yon, pero una sa lahat, first thing first, we must feed them spiritually. Ako po, nung pinag-aralan namin yung Genesis, nakaka-amaze eh, nakaka-amaze. Ginawa ni Noah, yung mga bagay na ginawa ni Noah, ginawa ni Abraham, ginawa ni Isaac, ginawa ni Jacob. At ano po yung na-amaze ako? Nung ibinilin yung buto ni Joseph, na kapag lumikas na kayo at pumunta kayo doon sa pinangako ng Panginoon sa Kanaan, huwag niyong kalilimutan yung buto. 400 years, 430 years yung lumipas, hindi po nakalimutan. Ganun din po sa atin bilang mga magulang. Una sa ama ng tahanan, huwag po tayong manghihinawa na ipaalala sa kanya, sa kanila, sa ating mga anak, yung pangako, yung pagmamahal ng Diyos. Kapag itinanim po natin sa puso niya, itatanim din po nila yon sa mga susunod na henerasyon. Pag-usapan po natin bilang Kristiyano. Lahat po tayong naririto. If you claim to be a Christian, hindi po tayo manghihinawa. Na lahat po natin pinag-usapan, sabi ko nga po kanina, hindi lamang yung mensahe ng Lord para sa mga magulang, sa ating pong lahat. Obligasyon po natin. Bilang nagki-claim na Kristiyano, na ipamahagi kung ano yung ibinigay ng Lord sa atin. Yung kaligtasan, yung pagmamahal,
yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin para sa ibahagi natin sa mga ibang tao na nangangailangan din ng kaligtasan. Lalong-lalo na sa taong walang pangrelasyon sa Panginoon. Tungkulin po natin yon. Tayo pong lahat, mga kapatid, tayong lahat na naririto sa kwartong ito. Meron po akong gustong iiwan sa inyo na mga quotes to ponder. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Ano po ang gagawin ninyo? Ang sabi dyan, the world will teach them not to. So anong gagawin natin? Teach them! Turuan natin sila. Pangalawa, children are great imitators, so give them something great to imitate. Be a good example, mga kapatid. Be a good example. Lalo na yung bata na yan, isang taon. Ang sabi dyan, children are great imitators, so give them something great to imitate. Give them something great to imitate, to follow Christ, to serve the Lord. Give them something to imitate, to serve. Great things to imitate the Lord. At ang last po, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Nawa po tumanim sa ating mga puso yung mensahe ng Lord sa araw na ito. Let us pray. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat po sa reminder mo, Lord. Katulad po ng inawit namin kanina, pag-isahin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, una sa lahat, yung aming pamilya, kanya-kanyang pamilya. Doon mag-umpisa yung unity, Panginoon. Doon mag-umpisa yung pagmamahalan. Doon mag-umpisa yung love, Panginoon, sa bawat isa. Upang ang kabuuan ng iglesia, maranasan po namin yung pagmamahalan. Lord, kung mayroon man kaming sama ng loob sa aming mga anak may sama ng loob sa magulang, this is the right time, Lord. This is the right time to restore our relationship. Kung mayroon man kaming sama ng loob sa aming mga kapatid, this is the right time to restore our relationship. Dahil yun po yung nais mo para sa amin. Let this message, Panginoon, magrema sa aming buhay. Sabi nga po sa panalangin kanina, hindi lamang namin basta marinig, kundi matanim sa aming puso at ma-apply namin, Panginoon, ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay bilang isang Kristiyanong may kabanalan. Salamat po, Ama. To you, we bring back the glory, the highest praises and adoration, Panginoon. In the name of Jesus Christ, lahat po tayo magsabi na. Amen. Amen.